Magandang araw mga kabakal. Sa video ito, i-share ko sa inyo kung paano ka ba namin ni-repair yung ginawa natin nung nakaraang vlog na yung nag-repair tayo ng railing dun sa may Libis. So, hindi ko kasi na-share sa inyo lahat ng yung buong video na yun kasi nga pinagbawal na mag-video dun. I-share ko sa inyo, hindi lang yung pag-repair natin sa mga ganong klaseng paggawa. So, kung makikita niyo yung, kung mapanood niyo yung video na ginawa natin nung nakaraan, sobrang sagwa talaga. Kaya naman, isishare ko rin sa inyo dito, ituturo ko rin sa inyo dito, paano nga ba natin maiwasan yung mga ganong klaseng hinang na butas-butas. Ayan, so kung makikita niyo, ayan sa picture, butas-butas, kumbaga may mga awang-awang siya. Kaya, tuturo ko na sa inyo dito yung technique. Pero bago ang lahat, kumusta po lahat ng mga kabakal natin dyan, kung saan mga kayo naroroon. At shoutout din sa mga kabakal natin na patuloy na sumusubaybay sa Koran Works. At umpisa na natin. Tara! So ayan, meron akong ginawa dito. Meron akong miniter dito. Inispat ko na rin ng ilang ispat. So, unang-una, yung notching natin na dapat wala tayong awang. So ayan o. Yan. Dapat, hanggat maaari, yung notching natin, dapat mapalapat natin siya ng tama. So kung hindi natin maiwasang mapalapat, kasi meron talagang, lalo na sa mga baguhan, hindi talaga natin mape-perfect na lapat yan. Ang siguraduhin natin na malapat na maayos kahit ito lang kilikili. Itong kilikili na to. Kahit yan lang. Kahit dito, pagdating dito, kahit may mga awang-awang na tayo dyan, pagdating dito, kasi yan ang we-weldingin natin. Itong kilikili na to, wala na tayong ispat dyan, wala na tayong welding dyan, wala na tayong hinang dyan. Hindi na natin pakialaman yan. Importante na kalapat siya. Kasi alam nyo kung bakit. Itong kilikili na to, hindi na kasi madukot ng grinder yan. Doon tumatagal yung trabaho natin. Okay? So, ngayon, i-pull weld natin yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-pull weld yan. Yung welding pala natin, ayan, naka-arc tayo, nakasit tayo sa 111, kahit sabihin natin 100 dyan. Lagay natin sa 100. Yan. So, sit natin ng 100. 100 amperes. Naka-arc tayo. So, yan. Siguro, ihinang natin to. Maganda siguro itayo na rin natin para kumbaga naka-actual siya doon sa site na gagawa natin. So itayo na rin natin siguro. So yan. At dapat meron tayong paniktik. Ito. Kaya drill bit lang tulisan nyo. Ito yung pang-tiktik natin. Yan. Bakit kailangan natin tiktikin yan? So halimbawa lang nag-ispa tayo dyan, nag-welding tayo. Nabutas siya. Ang ginagawa ng iba, tana nila na may butas. Sundot pa rin sila ng sundot ng welding rod. So, yun ang isa sa mga mali natin. Kaya dapat, pag alam natin may butas siya, tiktikin natin, tanggalin lang natin yung flux na dumikit doon. Kasi kahit ano gawin sundot natin doon, hanggat may flux yun, or slab, hanggat nandun yun, hindi natin mapupuno yung butas na yun. Butas pa rin yun. Hindi na natin mapapakapit yun. Kaya kailangan, tanggalin muna natin yun bago natin sundutin ulit sa welding rod. Para maiwasan natin yung pagkapal. Kakapal lang siya ng husto dito. Yung welding niya, kakapal lang ng husto, pero yung butas, nandun pa rin. Kaya pagdating sa finishing, durug-durug na yung pyesa natin. Kasi yun ang una, pag welding natin, sige tayong welding dyan, sige welding, hindi naman natin napupuno yung butas. Kumbaga, nadideform na yung stainless natin, pangit na. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan, may butas dyan, oh. Ayan. Tanggalin muna natin yan. Kasi nakita na natin, may butas eh. Ayan. Oh. Ayan. Kitang-kita na yung butas niya. Ngayon, pag wala na yung flux, natanggal na natin, saka natin siya sundutin ulit. Ganun lang. Kasi kahit anong gawin natin sundot dyan, at nandyan yung flux, di natin matatakpan yung butas niyan. Nandyan pa rin yan. Kakapal lang yung welding natin, pero nandyan pa rin yan. Ayan. Ayan. Ayan o.
Yan, may butas pa rin tayo. Pero hindi ko na build upan 'yan. So kung dito mga lapat na lapat pa 'to. So ito na building natin ng maayos. Yan, yung kabila. Ayan oh. Na-building siya natin ng maayos. So ibig sabihin, hindi tayo magkakaroon ng problema diyan pag dininis natin 'yan. Kasi kung mapapansin natin oh, maganda 'yung pagka-welding niya. Kahit stick lang 'yung gamit natin, maganda naman. Dito, weldingin din natin siya dito, kabila na 'to. Weldingin natin siya na butas-butas tulad nung ni-repair natin nung nakaraan. Para ipapakita ko rin sa inyo kung paano natin i-repair 'yung ganung klaseng welding. Okay? So ayan o, makikita nyo yung welding natin dyan, ayan. Ngayon, pag nakikita nyo na ganyan ang welding nyo, ganyan ang klase ng hinang nyo, ayan. Ayan, may mga butas-butas, ayan. Pwede nyo siyang, kung hindi nyo kayang takpan na welding rod pa rin ang gamit nyo, yung weldingin nyo lang ulit, kung hindi nyo kayang takpan, pwede nyo gamitan ng pillar yan. So, kung may pillar rod tayo, mas maganda. Pero kung wala naman, kahit yung welding rod na rin natin, tanggalan lang natin tong ano, ito, yung pinaka-flux nya, ito. Tanggalin lang natin to, pupukin lang natin yan. So, kumbaga yung pinakabakal lang ang gagamitin natin, ito. Ito na rin yung pillar natin. So, ang paggamit naman yan, halimbawa, ito yung tatakpan natin, tapat mo lang siya dyan, huwag niya ganun sa butas. Dito lang, dito niya siya itatapat sa gilid ng butas. Tapos, sundutin natin ng welding rod yung mismong butas na yun. Pagka nandun na, pagka bumaga na siya, sabayan natin ang tulak natin, para matakpan natin siya. Yan, tulak lang. Yan, ganun. Tapos ganun din dito. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin takpan yan. Yan, ito na rin mismo gamitin natin, yung welding rod na rin mismo gamitin natin ito. Tanggalin lang natin itong ano. Yan. Ano. Yung pinakabakal, yun na yung lumitaw. So, build upan natin ito. Ito, itong butas na ito. Kita ba? Yan. Ayan o. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan. Medyo kumapal na yung hinang natin. Pero okay lang yan. Mas okay yan. Kasi pag hinasa natin yan, sigurado mayroon ng kapit yan. Wala nang butas. Ayan. Importante, wala siyang butas. Di bali medyo kumapal yung hinang natin. Importante kasi dun, wala siyang butas. Kasi pag hinasa natin, sigurado okay yan. At yan, sinishare ko lang sa inyo yan para maiwasan natin yung ganun trabaho. Ngayon, at ang ano talaga natin ngayon, ang vlog talaga natin ngayon kung paano natin i-repair yung mga ganong trabaho. Kasi yun na nga, nandun na nga tayo, hindi na natin maiwasan yun kasi mali na nga. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-repair yan. Yan, tulad yan, mayroon pang mga butas, hindi natin tinakpan. Ayan, hindi natin tinakpan yung mga ibang butas. At yan ang kumbaga i-repair natin. So ngayon, sa kaso kasi na to, ito kasi bago to, bagong pyesa to. So pwede nating i-repair, gamit pa rin yung stick weld natin. Ngayon, dun naman sa ni-repair namin nung nakaraan, sa kaso naman ng pyesa niya, hindi na kaya ng arc welding pa rin na gamitin natin or stick. Kaya ang ginamit namin, ginamitan na namin ng TIG. So, pagdating dito, kasi sa sobrang nipis na nga, pagka stick kasi, hindi na natin kaya ang takpan yun. Masisira at masisira na lang yung pyesa nun kasi sa sobrang nipis. Ngayon, ang gagawin natin dyan, hasain muna natin yan para mas makita natin kung paano natin takpan yung butas na yan. Okay? Ganun lang ang gagawin natin dyan. So, papakita ko sa inyo, hasain natin. So, ang gagamitin natin pang hasa, yan, cutting wheel pa rin. So yun, ayan o,
Yan yung itsura niya, panghahasa natin ng cutting wheel. Ayan. Ayan. Ganyan lang yung ginawa namin dun. Kung paano namin ni-repair. Ayan. So, hinasa muna natin. Ayan. Tapos yung mga butas-butas niya. Ayan. Bago namin, bago ko binildapan yung mga butas-butas dun, sinigurado ko muna na walang natirang plak dyan. Kaya lahat yun, dinaanan namin, hinasa muna namin. Tapos yan, kumbaga yan, tulad yan, nadaanan na natin ang cutting wheel yan, pwede na natin daanan ng 80 yan na plak disc. Para sigurado na walang natirang ano dyan, yung plaks. Kasi pag may plaks dyan, kahit tig ang i-build up natin dyan, ganun pa rin yan, mahirapan pa rin tayong takpan yung mga ganyang butas. So okay, daanan mga natin ang 80. Yan. Okay, yan na yung itsura niya pag nadaanan na. Yan o. Yan. Yan na yung itsura niya. Ibig sabihin, kitang-kita na yung mga butas-butas niya. So, madali na natin build-upan yan. Hindi natin mahirapan dyan. At mari, sundutin natin yan. Yung mga butas-butas na yan. Pukpukin natin ng martilyo. Ganyan o. Pak-puk-puk. Puk-puk. Para siguradong walang plaks na naiwan. Kasi kung may naiwang plaks dyan, pag build-upan natin ng tigyan, bubula lang yan. So ngayon, bilapan natin ang tigyan para mapinis na natin ang tuluyan yan. So halimbawa lang, sobrang nipis na ng pyesa natin, kaya kailangan tig na ang gamitin natin. Pero ito, sa kaso na to, dahil bago nga itong pyesa natin, kaya pa rin natin bilapan niya na stick pa rin ang gamit natin. Pero ang ipinakita ko sa inyo dito kung paano natin ni-repair yung ni-repair namin doon sa libis. Kaya tig ang ginamit ko doon. Okay? So maliit na itim na yan, yan, butas din yan. Kaya bilapan na rin natin yan. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan yung welding natin, yung pinaghinanga natin, gumapang na pababa, oh. Ayan. Kasi meron akong hindi nalinis pala dito, pumutok siya. Kaya ganyan ang nangyari. Ayan. Tapos ngayon, pag na-build up na natin yan, oh, ganun ulit ang proseso natin. Daanan ulit natin ang cutting wheel yan. So, ganun kahirap ang mag-repair. Kaya nga ang repair, pagka may nagpapa-repair sa inyo, singilin nyo ng doble. Halimbawa, ang kontrata dun sa reeling na yun, kinontrata ng sabihin natin 1,000, tapos pinarepair sa inyo, singilin nyo yung 2,000 kasi doble trabaho ang repair, saka mas matagal siya gawin. Okay, kasahin natin ulit para may pakita ko sa inyo yung finish talaga natin, finish product. Kaya natin ang top disc. Okay. Yan, thank you, pre. Buti may assistant ako dito. Ayan. So, ganun pa rin. 80 pa rin yung plug disc na gamit natin. Yan, ah, naglubat yung mic natin at baka naputol yung audio natin. So, yan. Ganyan na yung tsura niya. Yan, malinis na. 80 pa lang yan. So, ngayon, tirahin natin siya ng 320. So, yan. So, yan, 320. Ganun ulit. Sunod natin, gray.
Index natin yan, swapping na. Yan, yan na yung itsura ng ni-repair natin, oh. Yan. Nagiging ganyan na yung itsura niya. Yan. So, ganun lang yung ginawa namin sa pag-repair doon. Ganun lang ang proseso doon. So, maraming salamat nga pala sa nag-request na ipa-share ko raw kung paano daw namin ni-repair yung mga ganun. So, ganun lang po yung proseso. Yan. Medyo matagal nga lang, matrabaho nga lang. Kaya tulad nga sinabi ko sa inyo kanina, mas mahirap yung repair. Yan. I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen, afraid I lose. So yun, hanggang dito na muna yung video natin. At sana nasundan niyo yung ginawa natin ngayon. At sana nakatulong sa ating mga kabakal dyan, lalo-lalo na dun sa mga baguhan. At kita-kita po tayo sa next video. At kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mahiya mag-comment dyan sa baba para magawa natin ang paraan yan. At sa mga nag-request ng mga video dyan at doon sa mga kabakal natin ng mga nag-request, abang-abangin nyo lang at isa-isahin natin yan. So, yun. Maraming salamat.